Biglang nawala yung bass, ano? Tapos biglang naiwan yung snare. Tsaka kick. Isipan. Ito talaga. What's up, everyone? Welcome back to my channel. My name is Mark Jewel and I'm a music producer from Jewel Sounds. Ngayon, I'm here to react on something a little more special than what we used to watch in this channel. A playlist of nostalgia. Videos filled with nostalgia. Music videos. Well, they're not exactly music videos. They're actually OBBs ng mga 90s kids shows na kinalakihan natin mga 90s kids. Kung 90s kid ka, comment down below, appear tayo. So, ito na. I'm pretty sure, bago natin mapakinggan to, narinig na natin to ng bata pa tayo for countless times. I mean, lumaki tayo kung ito yung pinapakinggan natin everyday. Kung hindi everyday, every weekend. So, hindi ko pa to napapakinggan ulit for a very long, long time. I can't really say kung how many years that was already. Pero, yeah. Medyo nakaka-excite din to. So, pakinggan natin. Tinan natin kung anong klaseng feels to. So, yung unang kanta is Hirayang Manawari sa ABS-CBN. Tagal na ng ABS-CBN. Naalala niyo yun, yung batang yun. Ay, si... Si Lolang nagkakwento. Siya ba si Lola? Pangalan niya. Ngayon ko lang na-appreciate yung ganda ng tugtog, pambihira. Ngayon ko lang naririnig yung bass notes ng kantang to. Bata pa tayo na, malay ba natin sa mga nota-nota na yun. Meron palang gumagalaw yung bass niya, din mo. May chromatic ba akong narinig? Oo nga. Meron. Tapos ascending, tapos biglang baba doon sa tritone, ano? Hindi natin naririnig yun dati. Ang ganda ng... Naalala mo yan? Ang ganda ng... camera effects, no? I mean, CGI. Naalala ko pa yung episode na yun, lumabas yung asong CGI na may pakpak na yun. Well, kasi tagal na nito eh. Siyempre, standards nun, mababa pa talaga. Pero kasi taas na ng standards ngayon eh. MCU pa lang eh. Tsaka sta. Ayoko bangitin yung Star Wars. Bitter ako sa Last Jedi. Eh, na yun, nakakatak. Takot-takot-takot lang sa... shadow na yun. Ayan na, yung TV'ng luma. Nakakalali tayo sa kanila kasi nanonood din tayo ng TV. Galing na to, no? So, siyempre, mga bata rin yung pinapakanta sa music, kaya relate din tayo. Ito yung music na pag nag... pagpupunta din ng commercial, ito yata yung umuulit. Tapos pag galing commercial, ito rin yung music na yun. Diba? So, ito yung pinaka nag-stick sa lahat. Parang something ginamit yung mga sounds tsaka yung mga notation. Something of wonder. Na pagka narinig mo ngayon, narinig ko ngayon is, wow. I miss being a kid thinking of pure wonder. Nostalgia, baby. Tapos na. Bitin na bitin ako. Ang ganun to, no? Ganun. Tapos, kung napakinggan mo ulit, nagsasagot. Though naalala ko naman na yung mga maraming bata kumakanta, tapos nagsasagotan, Hiraya man, Hiraya man, Hiraya man. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam yung sabihin ng Hiraya Manawari. Siguro parang ano lang din yan, no? Mikeni, Mikeni, Dukduk, Doremi. Kung sino yung nag-isip ng chant na yun, siguro siya rin yung gumawa ng Hiraya Manawari. Hindi ko alam. Punta tayo sa sunod. Bayani. Bakit? Ano yung bayani? Teka, maalala ko to pag na ano ko to. Pakinggan ko. Hindi ko maalala masyado.
Yeah, tingnan natin. Ah, putik. Naalala ko na. Ito yung pinaka least siguro na sa mga napapanood ko ng bata pa ako. Kung ako kung sa lahat ng bata yon, kung sa inyo din, pero baka sa akin lang. Baka dahil siguro sa time frame na to, hindi ko naabutan, ganun oh. Pero naalala ko. Pero hindi ko to masyado pinapanood. Pero parang ano to eh, no? Hindi to yung lesson naman to, history. Kaya nga bayani, diba? ABS-CBN din ba to? Oh, ABS-CBN nga din. Pakinggan ulit natin yung bass, narinig niyo yung mga bass kanina. MIDI bass. Ito yung tunog ng mga lumang MIDI bass. Halatang MIDI. Unlike yung kanina, parang tunay na instrumento. Ito hindi. At isang bata lang kumakanta. Kasi medyo may konting loneliness. And actually, hindi nga dapat lonely dahil kakaisa tayo. Kaya na, may sagutan na. Intro lang pala yung mag-isang kumakanta. Ayan yung strings ng 90s strings. Synth strings. Sa mga lumang X5 na keyboard na ano, ng Korg. Alam yung X5 keyboard ng Korg. Lumang-luma. Nakagamit din ako dun sa church na tumutugtugan ko dati. Ayun, tapos biglang et. Oh, sorry, lakas. Biglang ethnic pa na ano, syempre bayani. Sinalapu-lapu. Pinapakita din siya pa, dapat ethnic din yung ano, percussion. Ito, parang narinig ko palang intro, matinik. Hindi ako nagkakamali, mati lang nakalagay dito. Matinik yun. Kanina parang akala ko blues ano eh. Blues yung chord progression eh. May konting variation lang. Biglang nawala yung bass, ano? Tapos biglang naiwan yung snare. Tsaka kick. Ayan, pasok na ulit yung bass. Ano, naalala mo ba yun? Nang 90s? Nang maliliit pa tayo? Hindi, di ba? Diba? May mga jazz blues ano yung bass ah. Mga arpeggios tsaka ano, walking bass. Walking bass tawag doon. Kasi mukhang tunog MIDI rin siya. Parang kanina. Mas madali siguro kasi baka mas mura. Baka masyadong mahal mag... Ay oo. Alam ko na kung bakit mas madalas. Kasi tatlo pa lang papakinggan natin eh. Parang two of them MIDI. Yung isa pa lang yung talagang parang hindi ganun ka-MIDI. Alam mo naman, 90s, panahon na yan. Mahal pa niyan. Panahon na yon ng bata pa tayo, mahal pa yung recording ng tunay na instrumento nun. Sobra, sobra mahal pa. Kahit sabihin natin ABS-CBN, syempre magtitipidin yan. Mas mura bayad sa mga ganitong production. Since pang kids naman, di ba? Hindi naman to co-commercial ng masyadong malalaking budget. Kaya, ayun, ganun lang muna. Pero maganda pa rin, magaling pa rin yung gumawa. Malamang isang tao lang yung gumawa nito. Isa o dalawa. Kaya mas mura bayad. Kasi, although maganda, medyo maganda naman tunog ng snare. Oh. Pero maganda yung mga kanta eh. Yung mga kanta talaga, yan yung babayaran mo. Production, sakto lang. Pero yung nostalgic tsaka yung mismong hook ng mga choruses eh. Intro pa lang, diba? Alam mo na, matinik yan ha. Mga ganun lang, yun ang binabayaran mo sa mga ganun. Matinik.
Matinik, yun yung pangalan ng math club namin ng grade 3. Tapos yung teacher namin tinawag ng kaklase kong Matchungit. Matchungit kasi talaga sobra. Mga math teacher natin, ano. Ano to? Batimot ba to? Batimot ba to? Batimot ba to? Batimot ba to? Kids show, tapos may teacher and may bata. So yung lines ng teacher, kakantahin ng adult, kakantahin ng bata yung lines na of wonder o yung mga nagtatanong. Simpleng detail, pero once tumanda ka na tapos gumagawa ka na ng mga music, videos, ng mga multimedia, na-appreciate ko yun eh. Naka-appreciate yung tiny little details na pinag-iisipan para lang ma-incorporate into something big na madalas hindi napapansin ng sino man nakapanood, lalo na bata, di ba? Naka-appreciate yung mga art na ginagawa nila. Kung nang sino man yung mga gumawa na ito, matatanda na siguro sila ngayon. Pero wow, kudos sa kanila. Kung nanonood ka man, ikaw yung gumawa ng mga videos na to. Sa mga music na to. Thank you for making our childhood extra special. Let's continue. Hayaang buksan ang isipan. Ito talaga. Sa science o ang hand. Hindi to batibot. Batibot. Sineskwela. Tagal na kasi talaga eh. Yung utak ko naghuhukay pa. Bakit batibot sinabi ko? Nandiyan pahiya pa ako, no? Nandumating na dun sa pre-chorus, papunta chorus na, alala ko na hindi ito batibot. Siguro sa parehas ata sila ng tunog ng intro. Sana may batibot dito sa susunod. Tingnan natin. Baka parehas sila ng tunog. Wala pa rin siya percussions, no? Kasi mula kanina. Pero may choral, oh. May mga batang choir. Pero may percussion siya. Wala siyang beat, pero yung keyboard. I mean, yung piano. Chin, chin, chin. O, keyboard nga. Chin, chin, chin. Yun yung nagbibigay ng, ng tamang time beat. Para makasunod on time yung mga singers. Chorus. Ito si na Atom, no? Puro nature. Naka-wonder talaga yung ano nun. Puro solo, no? Tapos, sana mayroon pang isang chorus. Gusto mo rinig ulit, eh. Kinat! Kinat! Balikan natin yung chorus, ah. Gusto ko marinig ulit yung chorus, eh. Kinat niya, eh. Isa ba? Baka may masabi pa ako, eh. Ganda ng choir, oh. Walang masyadong parts. Octave lang yung kid sa taas, tapos yung adult sa baba. Walang harmony masyado. Octaves, well, works. Tama lang yun. Dito tayo sa next song. Binilikan lang naman natin yun. Ano to? Hina, taksan natin. Kita ko na apple-apple eh. Pero ito yung medyo tumanda-tanda na tayo. Parang naalala ko, napapanood ko to. Medyo pinagsasawaan ko na yung kids shows eh. Kasi siguro, ano na tayo dito, 10 years old, 11, 12. Hindi naman na natata tayo nanonood na. Pinapanood na natin yung mga ano eh, Naruto. English na English ah. Anong napansin nyo? Mas may nostalgic effect yung mga kanina kasi Tagalog. First language natin eh, kaya mas ano sa puso, eh, diba? Mas tumatago sa puso, mas bumabaon sa puso at saka sa utak natin yun. English kasi, parang nakarinig ka pa lang ng English, oh, parang kailangan mo mag-aaral ng English. Meron agad ganong klaseng ano eh. Kaya siguro, hindi masyado nag-stick. Though na familiar siya, very familiar yung tunog. Tsaka medyo mas magandang high quality, may pagka-high quality MIDI na to eh. Medj. Late 90s na kasi to, no?
early 2000 siguro, mga ganun. Okay, wala masyadong effect yun sa akin. Ayun, ito na yung batibot. O, diba? Sobrang labo lang natunog eh. Medyo katunog nga niya yung ano. Katunog nga niya yung Sineskwela. Simula. Doon yung Sineskwela. Malabo lang yung audio eh. Sorry for that. Pero, diba? So, hindi ko naman kasalanan kung bakit akala ko batibot yung Sineskwela intro kanina. Ganda ng bass din, ano? Low quality lang eh, kaya hindi ko masyadong marinig mabuti. Pero ito yung may mga oh, diba? Tari na, tapos sasagot yung ting-ting-ting. Noon pa lang, maganda na yung mga details ng mga music na ginagawa nila. Laging may sagutan sa boses and then sa tiny little instruments. Tapos siyempre, maraming bata rin kumakanta. Hindi naman kasi pwedeng laging mag-isa ka lang, lalo na pag bata ka pa, very sociable. Very social ang mga bata, lalo na panahon natin. Tapos lahat ng mga nilalaro natin, games, pati laruan, laging nag-encourage ng mga social activities. Parang yung mga Beyblade nun, diba? It's the same synth bells. Tutung, oh, diba? Sagot naman, sagot siya dun sa... Ay, sorry. Sagot lang siya ng sagot dun sa... mga batang kumakanta. Ayan, oh, sagot ulit. Parang siya rin yung sa Apple, diba? Sila... Teng-teng, tong-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 tong. Diba yun yung tong-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 
dalawang side na lang natin. Tapos pag toing, it's either that o yung nilalagay dito sa big. Tapos pong. Recorded yon, wala namang MIDI nun eh. Break, tapos biglang toing. Gawin mo ngayon yun sa modern music. Talagang wala na magre-replicate ng ganitong klaseng music. Kahit sa kids shows, mga kids shows ngayon, anong tunog ng kids shows ngayon? Rock, beats, EDM. Wala na yung mga ganito. Para sa atin na lang tumunod. Grabe. Mga bata ngayon, hindi na ganito yung mga intro sequence na nakikita nila eh. Sana papakinggan. Tapos may ano pa mga ethnic tsaka mga instruments ano. Pwang. Ni-record yan, imposible hindi yan ni-record. Hindi yan mga ano. Haba, no? Instrumental lang. Pinapakita na kasi dito yung mga video. Kaya maraming iba-ibang shot scenes. Yung mga best scenes siguro. Ayan, kaya ano. Haba. Ay, maging show na. Ayun. So, tapos na. Ano bang masasabi ko? Nostalgic. Nakakatuwa. And sobrang nakaka-appreciate yung mga kantang to. To think na kabataan natin naging special and extra special gawa ng mga to, which is behind the scenes. Syempre ginawa rin to ng mga music producer at saka mga video producer. Mga video editor at saka mga nagsishoot ng mga ganyan. So, yun nga, katulad na sinabi ko kanina, kung nanonood ka tapos isa ka sa mga gumawa nito 30 years ago, thank you for making our childhood very, very special. And yeah, brings back so much memories. Too much memories actually na hindi ko kaya ikwento lahat sa isang video. Kung nagustuhan nyo guys yung content ng ganito, comment down below and hopefully masundan pa to. Alam ko meron pang iba pang mga kids shows na baka nga iba mas malakas pa yung nostalgic effect. So probably magkaka part 2 pa tayo. Abangan natin. Abangan nyo, magkaka part 2 pa to. Why don't we try to jam?
So yun, sana nagustuhan niyo yung simple jam na ginawa ko. Thank you for watching. Thank you for sa mga sumasubaybay, sa mga sumusubaybay sa channel. Thank you so much. Alam ko kakasimula ko pa lang, pero andiyan na kayo para sa akin. So thank you so much talaga for supporting me kahit sa simpleng pag-subscribe and pag-like lang ng video. See you in the next video. If you're curious to see more of my work, nasa Spotify yung mga original songs ko. Also, pakinggan nyo rin sina Janelle, sina Jess Dale, yan mga pinuduce ko sila. So thank you, thank you, thank you. God bless. Stay home muna. Be safe, lalo na sa panahon na to. See you in the next video. Bye-bye! Banatanat, tabati,